Eto na po tayo sa isang interview kay Bea Alonso. Diretsang nilinaw nito na hindi siya ang nakipag-break sa relasyon nila noon ng ex-fiancé na si Dominic Roque. Pero pa ni Bea, it's a very sensitive topic and gusto kong bigyan ng respeto at gusto kong iwan sa magandang paraan what we had. Di ba pwede? This is ano yung interview niya kay Nelson Canlas ng GMA7, di ba? Yep. Parang ano, marami ang nagulat. Kasi di ba, syempre ang tingin natin, ano, ang tingin nating lahat, ang nakipag-break ay si ano, Bea. Si Bea. Yun ang thinking eh. Yes. Kasi it's always the babae pagka nagkakalubaan ng relationship. Kasi, oo. Bago yung breakup ng friendship, ang sinasabi, di ba, na yung mga issue lahat kay Dominic. Correct. Na kesyo yung condo, gan-gan kung kanino gay, kesyo itong si Bea, na parang alam naman natin na between Bea and Dominic ay si Bea talaga yayamanin. Yes. Di ba yung parang, minsan naisip na ni Bea, ay teka muna, wag muna, ayoko muna magkatuloyan kami. O may nagpapahidi umano kay Bea noon na, teka lang, yaman ka dito kay Dominic. Oy, linawin na natin yung, ha. Ano, yung mga... Oo, linawin natin ha. Ito yung mga lumabas yung... na issue. Oo. Nakasama pa dyan yung issue ng prenup, di ba? Yeah, ayun nga, yung papunta nga ako dun eh. Yes. Yun nga daw, magpapaprenup daw dahil nga mas yayamanin si Bea kesa kay Dominic. Uh-oh. So parang may mga sul-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 
it's Bea na nakipaghiwalay kay Dominic. Pero it's the other way around pala. Ayon sa interview niya mismo, straight from the horse's mouth, yes, diba, kay Bea. At marami pang mga fans nila ang umasa na magkakabalikan pa sila. Dahil nga sa wallpaper nung phone ni Dominic nung zinom ay nandun pa yung picture ni Bea. With matching the aso-aso effect. Diba? May aso ba? Tapos yun nga, lagi rin silang spotted before na magkasama pa rin. May issue pa nga di umasa. Natutulog pa rin daw ito si Dominic kay Bea. Yun yung mga lumalabas dati. Ilinawid lang namin na. Correct. At syempre, umasa yung mga fans niya, di ba? Pero ako, that time na sinauli ni Bea itong kanyang ring. Engagement ring. Parang feeling ko nalalabuan na ako dun eh. Na magkakabalik ka. Which is... Pag kami sulian, parang medyo malabo yun eh. Which is, talagang malabo nang magkabalikan pa. Dahil nga ayon kay Papa Friendship. Pero bago tayo pumunta kay Papa Una sinasabing may bagong boyfriend si Bea. Correct. Ay may unang nag-post si Dominic na I'm okay and happy. Parang ganon, di ba? Parang doon ay sinabi niya na okay na siya. Okay na siya yung interview sa kanya sa isang event dati. Correct. Di ba? Parang ano na, naka-move on na siya. Correct. Di ba? At si Bea naman ay mukhang okay na rin naman. Lalo ngayon, di umano. Di umano na meron na raw boyfriend na hindi naman, wala pa nagsasalita. Sabi si Bea na ano daw to, half Pinoy. Pin-am. Half Pinoy, half American according kay Ogie Diaz, na kaibigan natin. Which is, alam naman natin kung gaano rin ka-credible si Papa O. Correct. Kaya at saka may mga ano ha, may mga spotted daw na merong kasama si Bea na parang may pagka-foreigner. Yun lang nga yun. So, kinukonnect nila ito. Correct. Pero if ever naman, wala na rin naman sigurong masama. But I'm sure, yung mga netizen natin ay magre-react. Sabihin na naman. Ang bilis! Parang tusun, di ba? Masyadong mabilis. Ang bilis na nakahanap ng kapalit, di ba? Di ba? Pagka gustong mag-move on na, di ba? Pero sasabihin, ang bilis. Ang bilis makakita. Kaya lang, minsan, di ba, ang puso, hindi mo yan mapipigilan, natuturuan. Kung may manligaw sa'yo, tapos yung nanligaw sa'yo, nagustuhan mo, tumibok-tibok ang puso kapag mo. Gaya nga tumibok, sabi nga ni Donna, di ba, tumibok ang puso mo, eh syempre, wala sasabutin mo. Wala ka nang magagawa. Kundi sundin ito. Correct. Mo, yung nandigaw na kung talagang jowa na ni Bea Alonso. Pero happy tayo for Bea kung talagang nakaharap na siya ng kapalit ni Dominic. At syempre, yun po sa mga panay na talagang gusto pa rin nila magkabalikan. Kagaya kung Katrin, gusto magkabalikan, diba? Pa rin talaga ni ano. Hindi na magkakabalikan. Correct ni Bea, no? Diba? After nung controversial na hindi niya pagsipot doon sa premiere night, diba? Yung kanyang movie. Na 1521, diba? Correct. Eto na naman, diba? Siguro, ito yung time na pwede siyang magsalita before eh. Ito talaga yung nakita niyang tamang time para pag-usapan.
yung breakup. Yun lang, kinagulat natin na hindi pala siya ang nag-initiate ng breakup. Correct. Diba? So, yun nga. So, dapat sagutin mo yan, Dominic, ha? Siyempre, kung pagka... hindi siya, di ikaw. Diba? Oh, oh, yun nga, kasi yun nga, reading between the lines, it's Dominic, correct. Diba? Oh, oh. Pero talagang lahat tayo nagulat na yung pero pala si Dominic. Pero interesado akong malaman kung bakit napag-break siya. Diba? Must be a reason.